Hello, hello. Magandang umaga, mga solid Tito Natics, solid Patreonatics, solid Asianatics, solid Asex Natics, solid PSE Natics, at yung mga solid Cryptonatics. Hello mga titos and titas, welcome to Tito Live. Maganda Wednesday morning po sa ating lahat mga titos and titas. Kamusta po ang inyo naging Tuesday? Medyo kakaiba yung Wednesday natin ngayon, ha? Ano ang pagkakaiba niya for the past 2 trading sessions natin? May nakakapansin ba? Tito Oliver Austria Engineer, napansin mo ba ano pinagkaiba ngayon ng index natin? Tito Francis Sanggalang, good morning po. Tito Edner Ang, si Tito Jepoy, nakatambay din dito. Tita Mac, napansin mo ba yan? Hello po sa iyo, Tita Mac niya sa California. Tito Nonoy Domer, good morning din po. Tito Bobby Lagud and Tito Aris Paul, magandang araw po. Matumal daw. Ay, parehas yun. Tito Arlody, hindi po, parehas yun kung matumal. Walang pinagkaiba. Tita Helen Fong, magandang araw po dyan sa Binondo. Kamusta po kayo dyan? Tito Maki, nakatambay na rin. Ang mga all-day natics natin, ha? At saka yung SPNEC natics natin. Kamusta po kayo? It's a good sign na nagbalik ng half-day ng session. Ayun. Isa sa mga napansin ni Tito Jandy, no? Maganda. Ayun, di ba? Maganda yata nag-half-day na lang tayo. Di ba? Tama, si Tito JBM Enterprise, ang pinagkaiba daw ngayon, opening pa lang, green na! Di ba? For the past 2 sessions, red tayo nag-open. Pero ngayon, ang market natin, di ba, ay up ng 58 points. Di ba? So, yung past Monday, Tuesday, down tayo, pero hinuhugot! Laging hinuhugot eh. Oo, Tita Edelisa Bantilaw. At saka Tito Larry Dulay. Eh ngayon kaya, green tayo ngayon. Ano kaya ang closing hump day Wednesday tayo ngayon, ha, mga titos at titas? Mamaya sisilipin natin ang chart. Syempre unahin muna natin ang mga tweet at tabalits galing sa 2 Trade Asia. Tito Tita Meg Eguna, good morning po sa inyo. Tito RG, magandang araw din. Si Tito Mark C, nakatambay pa rin. Of course, laging nakatutok dito sa ating tambayan. Kita mo nga naman, ano, 68 points ang inakyat ng ating market today. Sa, ilan ba cases natin? Bumaba ng konti yung cases natin, ha? Mga titos at titas. Ha? Pero mukhang hindi pa naman tayo peak, paparabolic pa lang. Paparabolic pa lang, ha? Mga titos at titas. Teka, papasok natin. Foreign market muna, unahin natin. Ang Japan, Singapore, Taiwan, Korea ay nakataas. Samantalang ang Kuala Lumpur ay down lang naman ng konti. Almost unchanged. Mga titos at titas, teka, hahanap tayo ng mga disclosure. Bukod sa mga block sale ng URC, Converge may block sale din. PCOR, ano kaya itong material? Subukan natin maghanap ng material information. Ha? Tingnan natin itong material information nito. Ano ba ito? Preliminary offering circular containing information pertaining to the company and its subsidiaries, material to the contemplated issuance of company of the company of US dollar senior notes. Aba,
US denominated senior notes daw ito. Pero hindi masyadong makaka-apekto to doon sa presyo. Pwede natin basahin. Ayahan, CNPF, BPI, Fruit list of top 100 stockholders. Tingnan natin kung sino nandito. Baka nandito ka, ha? Tita Carol Austria, tsaka si Tito Mark Yao. Baka nandito kayo, ha? Si Bayaw, baka nandito. Hanapin natin. Top 1,000, top 100 daw, eh. Pagbigyan natin, silipin natin ito, ha? Top 100, tignan natin. Aba, si PCD nominee, ha? Nasa top 1, tsaka top 3. Madaing pera to si PCD nominee. Lash Property, ha? Hanap tayo ng pangalan. Si Tito Nesito. Si Stenko. Eh, baka may kakilala po kayo. Teka muna, parang may Maki dito, ha? Dito, Maki, mukhang pinakyaw mo yata itong ano, ha? Itong prutas, ha? Nakaabot din daw si Titan Lizel Aquino. Good morning po sa inyo. Basahin na natin, mga balita na tayo. BSP Governor Tito Ben Jokno, they are unlikely to raise policy in the first half of 2022. Kahit kaya itaas sa Amerika yan, mananatili kaya tayong unchanged. Jokno stressed they need to wait for economic recovery to become entrenched and for employment to improve. So, okay. May basis naman. Ika nga. So, good po yan para sa economic recovery natin. SMC supports work from home. Uy. Eh, paano yung mga ginagawang airport? Work from home. SMC deferred its return to office plan to prevent COVID-19 outbreak. Yan. Fixed rate retail note ang avoid is power. Magawa na naman. Galing talaga nila gumawa. The group has also right much. Teka, meron tayo dito. Ito, ito Sangli. Ito Sangli Airport na balita. No? Sangli Airport awarded OPS. Cavite granted original proponent status. Tito Leo G, long time no view. Kamusta po kayo? Tito Mike Lu, kamusta rin po? Ayan, ha? Long time. It's been a while. Tito Mike Lu. Kamusta po kayo? Tagal na natin hindi nakapagkapi dyan kila Tito Mark Castrodes, ha? Ito ang recent na balita dito sa Sangli na award na daw ang original proponent status. Dyan sa Sangli Airport. Members of SPIA include Cavitex Holdings of MPI, Yuchenko Group, Mac, Samsung, CNT Corp, Munich. Yan daw ang mga proponent niya. So ang nakakabit po diyan ay yung MAC at MPI na listed companies, mga titos at titas. Teka muna. Binombabay. Ito, pero ito po mga titos at ito balita na to. Hindi ko, pero maganda. Ang tabayanan niyo po, ha, kung mangyayari talaga. For the past sabihin na natin, siguro isang dekada na ito, eh. Maliit pa lang ako, eh. Naririnig ko na yung Sangli Airport na yan. Hindi na nga rin ako lumaki. hindi rin matuloy-tuloy yung Sangli Airport. Nag-cha-cha-cha-cha. Atras-abante. Napakarami ng mga pag-uusap dyan. But practical analysis, hindi naman tayo solid na ekonomista, pero yung practical analysis, Sangli Airport, while Bulacan Airport is still under construction, and meron pa tayong NAIA, not unless gaganon nila yung NAIA, no? Aalisin yung NAIA sa gitna, may matitirang Bulacan at saka Cavite na airport. Medyo sasabihin mo ng viable para yung mga taga-south sa Cavite pupunta. Yung mga taga-north sa Bulacan Airport pupunta. Diba? So that remains to be seen kung magiging viable yan. At kung hindi na naman, mag cha-cha-cha-cha! Atras abanti.
Aha, yan ang mga balita natin. It's 9:55. Ano ba mga balita? Aha. O yan na mga balita natin. Magko-commercial lang si Tito, Tito Jandy. Oo, eh paano pa yung Clark? Sabi niya. Oo nga, may Clark pa pala. Hindi, ang malaki yung Bulacan eh, tsaka naiiyay. Eh, yung Clark ina-expand din nila, oh, pero international airport din yun. Eh, baka maging ano na tayo? Baka maging, Land of the airports. Pilipinas. Eh, okay naman yan. Okay naman yan. Magka-commercial muna si Tito. Sa pagbabalik natin, Silipan Portion, magbabalik po ang PSE Opening Bell Live. Matapos bombahin yung like. We are back, mga titos and titas, and welcome to our second set brought to you by Tai Chow.
Kaya ako natatakam po at gustong mag-order ng authentic Taiwanese chicken popcorn. Pwede na mag-order sa ating Facebook page, Taichow PH. Online-online lang muna tayo, pati Food Panda. Pwede po kayo mag-order dyan ng Taichow. Tara, silipan portion tayo. Siyempre, brought to you by 2 Trade Asia, pati mga balita natin, ha, galing sa tweet-tweet ng 2 Trade Asia yan. Yung mga gusto kong mag-open ng account sa 2 Trade Asia, lagay nyo lang, type nyo lang daw po yung link. Ay, doon sa referral, Tito Vlogs. Ayun, para malaman nila na kayo ay tambay. Ayun. Market natin, mabait. Mabait eh. Naubos na yung takot sa market eh. Mga titos and titas. Ito kailangan natin i-break, no? Aha, na-drawing na natin to kahapon ulit eh. Ulitin na lang natin. Yan, itong downtrend na yan. Save natin yan. And then ultimately yung 7-4. Ang tanong na lang, kakayanin kaya natin i-break yan. 7-4 in the coming days, no? So what's good? Nag-hold pa rin yung trend line, di ba? Kahit may Omicron variant. So na-mention naman na natin sa inyo dito na hindi yan ang variant of concern ng PSE natin. Hindi na yung Omicron variant. Ang variant of concern natin is yung what's happening sa global market, no? Yung hindi tapering ba tawag doon? O yung tapering ng US, no? Yan ang isa sa na binabantayan. First and second quarter this year. Yan ang baka maging variant of concern natin. Salamat po. Oy, si Tita Helen Pong, oh. Like you a lot, sabi niya. You're friendly and cheerful. More blessings. Salamat po, Tita Helen Pong. Ayan eh. Solid na solid natin si Tita eh. Diyan sa Binondo eh. Tara, silip tayo. Ano yan? NIKL daw. Ang taas, aba. Malapit na naman kasi ang mining natin, ano, ang ating nabanggit natin sa inyo yan last year, 'di ba, nung bumababa yung mga mining. So ang peak po ng mining season natin, summer, no? Bakit? Kasi po pagka summer daw, mas maraming nahahakot na mga mina, tas tuyo yung mga mina, tapos pati yung mobilization. So favorable sa mining sector yung summers. Kaya nagpipik po yan pagka tag-ulan, nagko-correct. So, ibig sabihin, pag nagko-correct, doon nagbubudega. Pag nagpipik, doon nagbabayaw. Yan. pagka yung summer na, yun na, doon nagbabayaw ang mining. Random question, may effect ba yung excessive printing of US dollars sa PH economy, sa global economy? Yes po. Opo, meron po yan. Merong negative effect kasi nasabi nila dyan, ha. Ang problema, pagkat wala eh, trap sila, trap ang US eh. They can either stop printing or continue to print. Either way, their economy will crash because it's already overheating. Na, na-explain natin dito yan, Tito, na ito kasing stock market is a cycle, may bull and bear cycle. So kailangan mag bear market kay. Hindi pwedeng dire-diretso. Eh tayo nga nag bear market nung pandemic, yung US, 'di ba? Yung US tuloy-tuloy, nag all-time high during the pandemic. So overheating 'yan. Asal libin daw ang paborito ng lahat yung dito. Pababa pa rin 'yan. Sinilip natin kahapon yan. Silipin natin to mining ng APX at saka NIKL. Ano to? Alchemy pa. San niya? Baka sa crypto yan, Tita Susan, ha? Ore. Yan, silipin natin niya. Ore. Pizza. Kakagutom to, pinapasilip nyo, ha? Tito Alan EF at Tito Aris Paul, magandang araw po sa inyo. Tito Bobby Lagod, nakatambay din. Si Engineer Oliver, paano daw susuporta itong tambayan natin sa Patreon? Opo, kaso nga lang, PayPal nga lang talaga, tsaka credit card dito eh. Pero yung nanonood po kayo araw-araw dito na lagi kayong number one,
dyan sa Facebook natin at ine-LSS nyo. Like, share, and subscribe. Eh, ayos na tayo dyan, Tito. Maraming salamat na po sa inyo. CLI, sisilipin natin. MBT APL, Cebu Pacific, LC, silipin na rin natin. Yan ang mga mining. Saya, sawa na daw si Tito Arlod. Ayaw mo na sa bear market, bayaw market naman. Hindi, ano na tayo, ano pa eh. Yung parabolic kasi nitong PSE, most likely pagka medyo na-taper na din. pag nagtuloy-tuloy na talaga yung economy natin, maka sa third quarter siguro. Third quarter. M-Wide, ito matagal na rin natin hindi nasilip to. Ah. Si Apo. And FPH. Ano po muna ha, mga titos and titas. On natin ito. NIKL. Sana daw eh, recovery na. Recovery na tayo dito. Obo. Ako nga, ano na eh. Pang-apat, panlibang araw ko na ito eh. Nagre-recover na ako eh. Sa Omicron eh. Tama ba? Saturday. O, panlibang araw ko na yata ito. Medyo nakaka-recover na dito. But technically, yung pagtinignan nyo po yung... Meron ako isang vlog eh, di ba? Nowhere to go but recovery. Nandun na tayo. Nasa road to recovery na po tayo. It's just that, syempre, yung iba kasi ang tinitignan na recovery. Balik ko ha. Sa PSE ha. Ganito po. Yung iba kasi, pag tinignan nyo po, eto lang eh. Itong chart lang ho na to. This will tell you that we are recovering already. Diba? Kasi uptrend na ho tayo eh. Diba? Kaso nga lang, sila bayaw, dito pa titingin ang recovery yan. Dito na tayo magre-recover, Tito, pagka nakabalik tayo sa 8,084. Diba? Sabi mo na 8,000 level. O, 8,2 yan. Level na yan. Oo. Dito ka palang papapasok? May upside ka na 10% before the peak. Eh, paano pag mag-double tap tayo sa peak? 9,000. Diba? Eh, paano kung umakyat yan dito, mag-double tap? Magko-correct po ulit yan pagdating ng 9,000. Sa 8,000 lang, meron na naman resistance to eh. But, nag-start na tayo mag-recover. Oo, yan na po yan. Paakyat na tayo. Kitang-kita naman eh. Dito pa lang, isa-isang vlog ko, kinwento ko na po sa inyo yan eh. Dito pa lang, actually ito yung sign na to. Nung tumalbog dito, alam na this. Yan. Yan, A2, bayaw moves! yan ang mga key resistance. A2, 8,000, 9,000. Swerte na nga tayo kasi mostly sa PSE walang foreigners. Matagal na sila nag-net foreign selling. So kung bagsak yung US market, swerte ka sa Pilipinas ka naka-invest. Tama din yun. Ang ganda ng thought ni Tito Maki, no? Naubos na yung foreign selling. Babalik din yung mga yan. Bentahan nyo ng mas mahal. NIKL. Nako, layo na naman ang cellphone ko. NIKL. O nga, no? May nahataw yung NIKL. Pero medyo inuuntog tayo dito, ha? But it's good na yan. Good sign na po yan. Sa short term, ito yung short term na na-break niyan. Oh, breaking out. It's hard to do, sabi niya. Ito yung kanyang support. Ang tanong, mabe-break kaya yan? Tignan niya, baka mamaya, ito na naman yan. Ha? Mm-hmm. Kailangan niya i-break. Yan. Pero descending triangle yan. Ha? Descending triangle is a bearish pattern. Pero pwede pa rin mag-break to the upside. At ang NIKL, ay magandang kumpanya. Yun nga lang, yung sentiment. Ito, takantaka ko ha. 423 target sa downside ah. Kung tumuloy, pag hindi tumuloy po yan, pupuruhan na naman to its. Babalik na naman dito sa support. Kung tumuloy, halimbawa ngayon niya na ibe-break. O, dito target 624. Short term po yan. Antakanta ka ako.
Ang dami ng good news sa mining, even the open pit. Sobrang bullish ng news na yun. Pero, bakit kaya, Tito Maki, sa iyong palagay, andyan ang uwak. Teka, sana gumana to. Ito yung voice mode natin. Hello, hello. Ayan. Oy, may napapansin ako dito ha, nandito mga karerista, mga kabayeros. Nakatambay sa Facebook. Dito Mike Sayo at saka si Mayor Raymond Yu. Mayor, isihan mo lang. Nilagyan mo na naman ng pakpak yung kabayo. Oy, easy lang. Oh. Magandang araw po sa inyo, ha, Mayor, at saka sa lahat ng mga nangangabayo sa mga oras na ito. Magandang araw po sa inyo. Sandali lang. Papatayin ko lang yung alarm ng cellphone ko. Ayan. Si... Aba! Si Tita Mac, andito rin pala mga kabalyero to. Eh, si Tito Ken Andrew Mandigma. Ikaw ba, Tito? Makakabayo ka na rin ba, Tito? Sumakay ka na rin ba? Magkano investment para sa kabayo? Sabi ni Tito Ivan po, medyo nagmahal na ngayon. Ha? Parang mga nasa $500 na. Pinakamurang kabayo. Pinakamurang kabayo yata ngayon. Medyo nagmamahal na. Eh, ganyan talaga. The future belongs to the fast. Ito ang NIKL. Ay, yung mga, sorry po, yung mga di nakaka-relate yung kabayo sa crypto. Sa crypto yan, yung mga nakakarera dito. Ah, Peganatics daw si Tito Jason, no? Peganatics na rin natin, ha? Yan po ang NIKL. Mamaya natin pag-usapan yung mga kabayo. Dito, iba, dito, Jackie ang meron. Sa 2 giga raw daw, 60k yung kabayo. Kasama na dyan, yung kalesa niya, pwede mo na rin i-grind. Aba, may kalesa pa yun, ha? Ang mahal sa Metaverse dito, Maki. $500, 25,000 na yun. Wala pang kasamang kalesa yun. Pero pakpak ang kasama. Ang kita sa isang araw ng isang kabayo, pagka gin-grind mo yan, yan 25k mo, at ikaw mismo ang magkukutsero. Ay, hindi pala kutsero. Eh, ano ka na? Hinete ka na. Dahil wala namang, ano yan eh, ala namang kalesa yan eh. Eh, maghihinete ka. Ang kikitain mo sa isang araw ay mga paga mga 500 to 600 pesos eh. Pwede na rin, di ba, Tito Max? Ayan na, NIKL. Not bad na rin, not bad na rin. Yung kabayo dyan sa Metaverse. Good morning po, pa-shoutout daw kay Tito Alan Muldes. Ano, nagkabali ka na? Almost 1 month. Ayun o. Ah, nakabalik. Akala ko ngayon sila nagkabalikan ni Tita Mary Ann eh. Ah, ngayon lang daw nakabalik. After almost 1 month after ng bagyo daw. Ay, hello po. Happy New Year, Tita Mary Estrera. And kay Tito Alan Muldes. Akala ko ngayon lang kayo nagkabalikan eh. Ah, hindi naman pala. Sila pa rin. Pero, ngayon lang nakabalik sa tambayan. Welcome back po, tita. Sana ho ay maayos na ang inyong kalagayan. Opo, tita Mary Estrera. Oo. Eh, baka gusto niyo mga bayo. Si Mayor yata ay... yung rancho ni Mayor, baka may mga kabayo ng pinaparentahan. Si AP... pati AP... APX... Malamig na morning. Tito Emmanuel. Sino na, may nagpapa-shoutout kanina si anak niya daw, si Tito David. Tito David, shoutout po sa inyo. Hindi ka na nabasa kanina. APX natin, breakout din. Baka ito, eto na be. Eto na be ang pagbabalik ng mga mining.
Breakout na pala ito. Hindi natin napansin, no? Above 200 moving average na si APX. Masusustain kaya ito? Depende po sa mga retailers. Pag-asa ng mga hinete, mga retailers. Sasakay kaya. Paano kaya natin papasakayin ng mga retailers? Yan ang pinag-umimitingan ngayon. Dito meron na bad delay sa data ng PSE sa Investa na free. Meron daw po, ha? Pero kasi hindi ko ma-confirm yan, Tito Dax. Pero may sinagsasabi, may delay na nga daw po pagka free. Diba? Oo, alam ko na, yung mga binata rito. Diba? Ayaw na ayaw nyo nakakarinig ng delay, diba? Ayaw nila. Ayaw nila ng delay. Oo, kaya... Eh, pagka free daw, may delay eh. Yung date eh. 15 minutes daw. Oo. Pero magkano ba yung subscription? Ako kasi ay nakasubscribe po sa Investa Prime. But I'm using yung chart ng ano ng Apex. I'm using yung Investa Prime for the Stock Jockey. Ito sana ang gawin na uptrend ni ano ha, ni APX, mga titos and titas. O, ngayon yung mga sasakay dahil syempre pasasakayin tayo ng hinete. 'Di ba? Para iniisip nila kung paano tayo sasakay. Ganito po, pasakayin niyo kami rito, sasakyan namin 'to. O, wag niyo pa parabolic, walang sasakay. 30 pesos lang yung real-time data. Ah, 30, 30 lang. Oh, tama, mura lang pala yung real-time eh. Oh, mag-i-add ba din naman kayo? Oo, yun pala. 601 binayaran ko for 6 months. Oh, yun pala. 601, 6 months. Eh, 60 pesos lang yan for 6 months. Ito po, mga titos at titas. Oh. I just give you some of my thoughts on... Siyempre, well, hindi naman pwedeng forever libre. Diba? Yan, mga taga-investa, tumutos gas din yan. Oh, namuhunan din 'yan, 'di ba? Nagbabayad din po sa PSE ng data 'yan, 'di ba? Eh ilang taon naman na tayo nakalibre. Kung 601 in 6 months, so mga ande 120 pala, mali pala 'yung Tito Matix ko. 120 pala 'yan. Per month 120 pesos na lang per month. Eh. 'Di ba? Ito po ang tanongin niyo sa sarili niyo. Oh, ayan. Kayo po 'yan. Yung hindi pa naka-subscribe sa Investa. Oh, gamitin niyo 'yung link natin pag nag-subscribe tayo, meron tayong link sa channel na 'to, ha. Sino hindi naka-subscribe? Yo. Teka, naku, nagtatago pa. Hindi, ikaw nga, nakapula. Hindi pa nakasubscribe. Dahil lang hihinayang sa 120 pesos monthly. No, ito mo, tanong nyo sa sarili nyo. Kung natatakot po kayo malugi ng 120 pesos per month, ha? 120 pesos na lang. Oh, malulugi na, baka malugi, baka hindi bumalik, baka hindi nyo mabawi yung 120 pesos. Sa isusubscribe nyo sa Investagram. No? Tanong nyo po sa sarili nyo. Kumpara ba kayo sa PSE? Diba? Dahil dito sa PSE, hindi lang 120 pesos ang mawawala sa'yo. Kung hindi kayo marunong, eh kung delay yung data mo. Diba? Baka nagkakabuhusan ha. Dehins mo pa alam. Diba? 120 pesos. Diba? So, yan po ang tanong nyo sa sarili nyo. Milyon na hawak na shares, pwede na yung rates sa, diba? Oo, affordable na yan. Pwede na po yan. Ayan muna, APX. Ay, saan nga tayo sasakay? Ito pong trendline na to, dapat ay respetuhin. Sa retest nitong trendline, ano, probably dito yan, it will coincide din dito sa na-break na trendline na to. Yan. Anong presyo ba nito? Halos nandiyan sa green. Green line and yellow line. Nasa 148, pwede po dyan. Yan. Papaalala muna ni Tito. Siyempre, tayo ay rated KKBB pa rin. Ore, another mining. Binobomba kaya rin ang ore. O gusto rin bomba. Kaso ito, manipiso ang volume nito, ha? Hindi ko lang yung APL. Alam yung APL pala, yung APX, kumakapal ang volume. No? Mga downtrend pa. Pero they're trying to pump it up, ha? So ito, medyo manipis volume. Baka maipit kayo pag sasakyan nyo. Basta lang marunong kayong umexit, no? Hindi yung pagkabubili kayo ay forever. Yung short term, ginawan long term. Ayun, nakasubscribe na si FC Blanc. Si Tito FC ay magsusubscribe na daw. Ito to yan, di ba?
Hindi man pwede laging libre. Tagal na, ilang taon na po yung investa, libre lang yung data niya eh. Downtrend. Kailangan ma-break po ito. Downtrend pa rin ha. So baka pag nauntog dyan, bumaba pa huli ito si Ore. Pizza! Eto, ang daming pakulo ng pizza. Ano to? Ang daming pakulo ng pizza lately, no? Meron na silang Anchise. Ang ganda na rin pala ng chart nito, ah. Mm-hmm. Eto po most likely yung ginagawa ng pizza. Itong... Yan. Okay, nandito tayo sa part na to. Yan. Kita nyo po, no? Bam! Boom! So, kung bababa tayo, pwede nating itouch ulit yung trend line somewhere here siguro, sa area na yan. Medyo matagal pa to eh. Gagawa tayo ng ganyan dito. So, medyo nandiyan sa area na yan. Tatamaan natin yung trend line. Diba? So, long term, it's already uptrend. Sa short term, makikita natin, nagko-correct po. So, nagko-correct. So, in-explain natin ulit yan sa practical charting, ha? O kasi yung iba sa sabi nila bear market na ba tito? Diba? Bear market na ba, nalaglag lang na ganito? Bakit kasi dito bumili sa taas tapos pag nalaglag. No. Kaya kailangan po at least man lang marunong mag-drawing ng chart. Marunong mag-drawing ng trend line, di ba po? So tinuro natin 'yan dito sa ating Tito Vlogs.tv. Pwede niyo humpuntahan 'yan kung gustong matuto ng practical charting. Go to titovlogs.tv at meron tayong recorded webinar. Yan po. I-click lang yan at i-add to cart nyo na yan. Dahil meron din niyang kasamang live Q&A. Opo. So yan, mga 10 video po ang laman yan. So para ho hindi nagiging bayaw. Ito, kamukha-kamukha yan. Oh, itong pattern. No? Ito pa. Kamukha-kamukha. Kamukha siya nito. So, may ugali talaga eh. So, sa long term... Ay, teka. Yan. Meron na siyang parallel channel na ginagawa. Very good, pizza. Tuloy-tuloy lang ang pagiging vegan. CLI. Ano ba ito? Ah, Cebu Landmaster. Cebu Landmaster. Ito parang nalaglag doon sa long-term trend line. No? Pero mukhang gusto bumalik. Let's see kung makakabalik. Na-break na ba yung downtrend? Yes, na-break na yung downtrend ni Cebu Landmaster. So, babalik na kaya ulit sa trend. Ito, nagparabolic lang to dahil doon sa dividend eh. Karoon ko kasi ng dividend to eh, kaya nagparabolic dyan. So, bumalik na siya. Remember yung market psychology natin sa CHT, Cold Hard Truth about Stocks and Crypto. Diba? So, eto mismo yung chart. Eto yung mean price. No? Yan, yung mean price po. Kita ninyo, no? Nagkaroon tayo ng euphoria. Diba? Nagkaroon tayo ng natutulog. Eh, in-explain natin yan. Sa CHT, natutulog ng mahabang panahon. Diba? Nagkaroon ka pa ng sell-off na tinatawag. Nagkaroon ka ng... Ah, hindi. Ito yung sell-off. Ito yung sell-off. Nagkaroon ka ng take-off. Nagkaroon ka ng sell-off. Ito yung public and media attention. Yan. Ito yung buyout zone. Yun. Ngayon, nag-correct na tayo. Denial phase. Diba? Tapos ano nga itong dulo? Pagka nandito na ay buisit face na yan, busit na siya. Ito yung wala nang kapag-apag-asa, nagbenta na ng lahat, babalik na po ulit doon sa mean price. So matutulog, pwede mag-dribble-dribble po ulit dyan o matutulog sideways. Para mas maintindihan niyang market psychology na pinaliwanag natin, meron yan, nandito rin, Cold Hard Truth about Stocks and Crypto. Hindi naman chart yon. Diba? Cold Hard Truth. Ito yung mind setting. Paano yung tamang mindset pagka gusto nyong tumagal dito sa stock market?
pinexplain natin dyan yung mga Tito moves ng 14 years na natutunan natin. Nandyan lahat po ng Tito moves. Cold hard truth about stocks and crypto. Nasa titovlogs.tv din yan. CLI. MBT. Uy, yung like natin. Nakakalimutan kong batiin. Limutan batiin yung like. Oo, 104 lang. 252 tayo dito sa tambayan. Yung bangko, malakas ah. Breakout. Para na breakout si Metro Bank ah. Dito lang, dito. Hindi, dito na. Yan. Lakas ni Metro ah. Ano meron dito? Breakout tayo. Teka lang, hanapan ko lang po nandun drawing. Ascending triangle. Para makita natin yung target. Ito. Dito ko natin kunin. Layo nito. Ayun. 67 area. So nakikita nyo yung areas kung sa dating resistance niya, no? So pwede nga ulit ang magiging resistance ni Metro Bank dito sa breakout na to. Of course, hindi naman yan tutuloy-tuloy. Hindi naman yan didiretso na ganyan. Babalik-balik pa ng konti dito yan. Baka guban yan pa bago umakyat. Eventually, it may hit yung target niya. Dito daw ay up ng 5%. Yung Timson Tower at Fidelity Insti ba yan? Yung Timson, ang alam, hindi ko po parang hindi eh. Parang mga big, ano yan eh. Parang mga whales eh. Kasi 100,000 daw ang minimum opening sa Timson eh. So Tower, baka yung, ewan ko lang yung Fidelity. Yung Tower parang, hindi naman po Insti din yon. MBT, APL. Si APL ay magkano ngayon? 72, no? Ito. Papunta na ulit tayo doon sa mean price natin. Ito yung trend line, yun. Baka matutulog. Gusto yata matulog ulit na ito, ah. But mukhang magkokonso dito sa area po na to. Ito si APL. Tignan ko lang yung ibang indicator. Possible na magkonso. Baka dito na magkonso to na matagal. Yung 80 area. Si APL. No? So yan. Makikita nyo po yan pagka tumalbog ngayon. Kasi ito po yung support. No? Nasa 70, 68 to 70. Baba natin ng konti. Dito natin ipeg yung support. 62 dyan natin lagay. So baka mag-trade dyan sa range na yan. Dyan siya mag-conso. 60 to 62 area. Chito Judah Bench, baka malamig na naman sa Abu Dhabi ah. Magandang araw po sa inyo dyan. Cebu Pacific. It's 10:28. Like check 113. Pwede bang paabuti ng 200 yan? Mga team replay bombers natin. Bombahin po natin yung like kung nanonood kayo ng replay. Cebu Pacific. Hindi pa rin maka-take off. Mahaba yung konso nito. Pag ako nag-chart nito, pwede mo i-consider ito konso eh. Itong area na yan, no? Kailan nag-start? November 2020 pa. Nandyan lang po siya sa range na yan. Kung uptrend naman sa long term simula ng pandemic, ito po. But it's more on consolidating po ito, no? Dyan sa area na yan. So, pwede yung babalik dyan, mauuntog po ulit dito sa 53. Baba natin ako konti. Masyadong mataas yung 53. Ito lang. Yan. Mga nasa 50 area, no? So parang from 40 to 50 area nagdi-dribble.
Winter season pa din daw sa Middle East. Hello po. Ako, wala bang snowstorm diyan sa Middle East? Wag daw munang gisingin si APL, sabi ni Tito JB. Mukhang binubudega mo ah. Tito, pag palagi ka naman nakatingin sa daily, hindi ka naman po apektado sa pagbabago-bago. Pag daily chart, tingin ko, hindi naman po masyado siguro apektado. Lalo na kung hindi kayo day trader. Magandang araw po, Tito Ruel. Tarosa ng Bahrain. Ang dami mga tambay talaga sa Middle East. Oh. Habang nagkakapi siguro kayo eh. Nandito kayo sa tambayan. Habang nagkakapi. LC. Oh, malamig daw ang ihip ng hangin dyan. Ano ba? January. No? Nakapunta po ako dyan. Ano yata? Parang Feb. Malamig nga din. Hindi pa tapos yung picture frame doon sa Dubai. Sayang yung Dubai Expo, no? Wala, hindi natin mapasyalan eh. Dahil dito kay Omicron eh. Ano daw meron sa dito, ba't binobomba? Hindi din natin alam dito eh. Baka yung ano yan, ang latest na balita naman sa dito was the SRO, di ba? Opo. Baka yun ang dahilan kaya binobomba. Lepanto, 12. Yeah. 12 talaga. So, dati na po ito. Ang tagal sa 12 talaga nito. Yan talaga ang support yung 12. 12-13 area ni Lepanto. Medyo magulo lang yung chart. Mabaga, malipis lang din po yung volume. Kailangan i-take a mag-form ng uptrend din. Ito. Isa sa mga hari din to na mining. Basta mining season. May mga, ito, isa sa mga lumilipad to. Lepanto, Manila Mining. Pero mga quick plays po ito. Nakita nyo ito, no? Lumipad. Oh. From 78 to 18. Diba? Umabot pa ng 26. Diba? So baka mag, may mukhang may uptrend sa short term ha. May uptrend sa short term. Lalo na pag na-break itong 200. Diba? Pero short term ho yan ha, mga titos at titas. Burj Khalifa, si Tito Low Budget Vlogger. With Mia Khalifa. Ayun, hello po sa inyo. Oy, nandiyan ka pala sa Burj Khalifa, ha? Tito Low Budget Vlogger. Ha? Wala itong nagkaganap na bomba sa dito. Tulog pa din daw. Tulog pa din. Market natin is up ng 86 points. Belly good. M wide. Pero yung normal na galaw na market ng first 2 weeks ng January, ha? Tsaka yung halos siguro buong January, expect nyo na po yan. Magkakaalaman tayo sa tunay na kondisyon at lagay ng market. Kapag ka po dating ng mga first quarter na yung mga pagang February, March. Pag tumuloy-tuloy, gumanda yung takbo na ekonomiya, we might see 8,000 sa market natin this year. Pero pag hindi, ako hindi ko naman na-expect magka-crash it. Magdi-dribble-dribble, ha? Setting aside external factors, dribble-dribble lang, hindi magka-crash yan kahit may variant, kahit may Omicron. Ang gusto ni Tito Anton Bonifacio, 1 PM na lang daw talaga sana ang trading. Mas efficient. Ito maganda kasi sa ano eh. Dapat din... baka may mga taga PSE gusto nilang i-dextend, hindi i-extend eh, no? Gustong i-dextend yung oras. Alauna na lang daw. Balik na lang daw muna sa alauna. Forever. Hindi naman, pansamantala ulit habang 'di ba, nagbi-build pa ng volume. Oh, kasi sayang kuryente. Sayang daw yung kuryente. Nakabukas yung computer hanggang alas 3. Hindi, pero syempre, mga regulators nakakaalam niyan. Pero,
The difference between the centralized and decentralized exchange, no? Sa crypto kasi, decentralized autonomous organization, yung DAO, may voting power eh, yung mga stakeholders. So pagka, let's say, ang sentiment ng sa crypto, no? Let's say, for example, ang sentiment ng mga token holders. Ito, alam na alam ni Tito Ken ito. Sinabi ng token holders ang sentiment, ah, sige, hanggang alauna na lang tayo. Trading, starting ganito. Magbobotohan ngayon yan. Magbobotohan. Lahat ng may token, maliit o malaki yung token mo, may voting rights ka. Diba? So kung ang manalo, halimbawa, yung mga maliliit, pero pinagsama-sama nila, no, marami sila, pero maliliit na yung token nila. Ang nanalo ay nanalo sila over doon sa mga whales. Sila ang masusunod. Yun ang kagandahan sa crypto. Decentralized autonomous organization. May power even yung mga maliliit. Mm-hmm. Eh, yun na. M-Wide! Uy! Ang ganda ng guhit naman dito ni M-Wide. May support po ito. Sa 5 piso. Hindi na umabot ng 450, ha? 5 piso, nakakita na tayo ng support. After ng sell-off sa 6 pesos, ito nabanggit natin to, pag na-break yung 6, magsi-sell-off to. Ito yung merong... may kwento rito eh. Ano nga ba yung kwento rito? Ay, nag-sell off yan eh. Sell off tayo. Looks like nakakakita na tayo ng support, no? Ito nga yung isa sa mga tinitignan natin dahil balik ito sa pandemic. Halos pandemic level eh. Diba? Eh, ang dami pa rin project nito si Megawide. So, tignan natin yung support po dyan sa area na yan. Okay, chart-wise lang tayo ha. Tignan natin kung mag-hold ito. Pag hindi nag-hold, something is not good, no? Something is not good pag hindi nag-hold yung 5. Dahil sagurado tatagusin itong 4, didiretso sa 450. After all the projects, di ba? Bakit bababa ng 450? So, dapat mag-hold na itong 5 pesos. Kahit na mauntog tayo, o kahit na matagal dyan sa 5, ibig sabihin, may nag-accumulate kaya na ito. Tignan natin. Yan, pwede maganyan kaya mag-dribble-dribble. Next time na natin silipin yung stock jockey. Silipin nyo po yung stock jockey, baka may nag-accumulate ha. Marites daw. Ah, pwede ba kasama daw sa index si dito? Marites. Sa Marites. Ah, negative 31 pala ang price to earning. So, overpriced. Ibig sabihin, Tito Waki. Ang Apo, yung Apo, uptrend ah. In fairness sa Apo. Uptrend yung long term. Sa long term, uptrend. Pero sa medium term, konso po, no? With downward bias. Medyo parang ascending triangle sa long term si Apo. Mining to eh. Ang UAE daw sumabay na sa market schedule. Off daw ng Saturday, Sunday na. Maganda rin market nila. Bilis tumaas. Oo. Apo, possible target kung mag-break to the upside, ito pong area na to ha. Plus minus mo, baka dito lang yan, dito. 1.2. Long term yan ha, long term trend line ho yung kinuhanan natin. Mag-break yata sa downside. Pag nag-break sa downside, malalim din. Most likely, ito 0.66. Si Apo. Yan po si Apo. Starting January 14 to 31, 2022. 1 PM. Oo, yun na nga daw ang alagay ng PSE natin muna. Si FPH, last na po. Uy, baka nabiting kayo dito sa tambayan natin at hindi pa napipindot yung like. Habol pa kayo sa like. At pwede rin sumama dun sa ating crypto channel. Tito Vlogs crypto channel po. Pagkatapos nito.
Yun, about crypto naman ang pag-uusapan natin. FPH, parang nalaglag sa trend line to ah. Medyo nalaglag sa trend line ah. Yun, laglagis eh. Kailangan pong bumalik. Otherwise, ito ang pwedeng kahinatnan niyan. Symmetrical triangle eh. Pwede pong dito pulutin ha, pagka hindi na nakabalik. Ayun, sakto rin naman. Nalaglag tong FPH. Power. Where pa? Ito magiging resistances ha. Yung mga, yung trend line po, pati lahat ng linya, pati itong trend line na pababa na to. Iyan na muna, mga titos and titas. Salamat po sa isang araw ulit ng pagtambay ninyo. Bukas ulit, magkita-kita tayo. Let's have a short prayer bago tayo mag-iwahiwalay. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey in this chaotic world of the stock market. All this we ask in Jesus' name. Amen, amen, amen! Mga titos and titas, eh papano? Tara na sa kabila! Bye! Stay safe!